Inalis na ang tsunami warning at ibinaba na ito sa advisories matapos ang 7.6 earthquake sa Ishikawa Prefecture sa Japan kahapon January 1. Ito ang pinakamalakas na lindol sa rehiyon sa loob ng 4 dekada ayon sa US Geological Survey. Naiulat din ang nasa 60 aftershocks ng mga otoridad. Dose-dose ng mga building din ang nag-collapse sa iba't ibang bayan sa Japan. Kaya naman nasa 100,000 mga residente ang pinalikas ng mga otoridad at pinalipat sa matataas na lugar at binigyan ng mga pangunahing pangangailangan. Samantala, nakabalik na sa kanyang bahay sa Komatsu City, Ishikawa Prefecture ang ating kababayan na si Gloria Abe matapos ang ilang oras pagkatapos ng malakas na lindol at isinalaysay ang kanyang naging karanasan. Sa awa at tulong ko ng Diyos, hindi naman po kami damang naapektuhan. Talagang hindi po tumigil yung alarm ng cellphone. Cellphone talagang malakas po talaga. Kanina po, natutulog po kami ng asawa ko. Yung unang lindol na naramdaman namin, mahina lang siya, mabagal lang. Hindi namin pinansin, kaya tuloy lang po kami nahiga. Yung mga 3 minutes lang na lumipas, bigla po talaga lumakas yung lindol. Kaya naman, nagdesisyon na ang mag-asawa na lumabas mula sa kanilang apartment, dala ang ilang mahahalagang gamit. Ako naman po sa awa ng Diyos, ulagi naman po ako may ready rin na yung mga importanteng papeles o yung mga passport, yun lang naman ang ginugbit namin. Nag-message yung dito sa City Hall at saka yung sa mga pulis dito na malapit sa amin na mag-evacuate kayo, lumabas kayo sa sarili ng bahay. Pinapunta ang mga residente sa malapit na bundok upang makaligtas sa nagbabadyang tsunami sa lugar. Kung ano yung nabitbit namin, pumunta na kami. Hilehilera kami papunta ng Hapusan kung tawagin sa by part ng bundok. Pupuntang bundok yun. Doon sa lugar na yun, meron namang parkingan doon. Kaya lang, sobrang lamig kasi maraming yelo doon eh. Dito natunaw na po yung yelo. Yung yebe. Matapos ang ilang oras na paghihintay, nakauwi naman ang ligtas ang mag-asawa sa kanilang bahay. Pagdating namin doon, nakahintay lang kami sa parking. Kasama din po namin yung alaga ko. Hindi po tumitigil yung news na pinapakinggan namin sa radyo. Tapos namin sa cellphone, lagi naka-alert din. Naghintay kami doon ng almost 1 hour sa part ng bundok na yun, sa parking and lot. Ayun, patuloy pa rin po ako nagdadasal nang sana wala pong maano. Patuloy pa rin ang pagtaas ng casualties at libo-libo ang nawala ng tahanan. Tuloy-tuloy din ang rescue mission sa mga taong natrap sa mga building at pagbibigay ayuda sa mga displaced residents. Sinigurado naman ni Prime Minister Fumio Kishida na malapit nang dumating ang tulong sa lugar at ginagawa ng pamahalaan at ng Self-Defense Force officials ng Japan ang lahat bagamat may kahirapan dahil sa mga nasirang kalsada. Ni Risa Dando, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.